Hello po, magandang araw at welcome uli sa ating channel Wendell's TV. Panibagong sewing tips na naman guys yung nais kong i-share sa inyo. Ito po ay kung paano mag-assemble ng placket ng ating mga polo barong. So tara guys, samahan niyo ako sa aking gagawin. Okay, at simulan na natin yung ating tutorial. So, ang lapad ng ating para pang placket na ito guys ay nasa 3.5. Okay, at ang 1/2 nito ay para po sa kanyang sewing allowance. At ang natira po na 3 inches ay para po yan sa kanyang fold. I-double fold po natin yan guys. So, pwede po kayong gumamit ng pilon yan. Kailangan talaga meron yan pilon. Pero papakita ko po sa inyo na pwede tayong gumawa ng placket ng polo barong na kahit wala po tayong pilon. So, gayahin nyo lang yung 3.5 inches na lapad ng ating bar para sa kanyang placket. So, ang haba ng ating gagawin ay nasa 11, yung haba ng hiwa ng ating polo barong. So, guhitan natin yung 11, ganyan. Then, nakabaliktad po ang ating body, wrong side po yan. So, 1 inch lang ang lapad ng ating bar, kaya gagawa tayo ng pagitan ng 1/2, 1/2 para yan po yan sa ating pagkakabitan ng ating bar. Yan, 1/2, 1/2 lang. Mas maigi po kasi na atin po yung mamarkingan para hindi po tayo magkakamali sa sukat. So yan, inuulit ko yung ating bar ng ating placket ay mas maganda po yan kung meron po talaga yung pilon dikit. Pero kung wala tayong pilon dikit ay pwede nating gayahin ito. So 3.5, ang 1/2 ay pakain, ang 3 ay ating i-double fold para medyo makapal yung ating bar. So markingan lang natin ng 1/2 yung ating bar para yun yung ating susundan pag yun po ating inatas na po dyan sa body. So, huwag nyong hihilain ang ibabaw. Paubayaan nyo lang po yung ibabaw. Ang hihilain nyo po ay ang ilalim para hindi po kumulupot yung ating body. So, pagdating dun sa 11 yan, i-backstitch natin. Yung sa kabila ay ganun din. Sukatin natin yung pinaka 1 inch na lapad lang ng ating bar. Yan, kung hindi kayo sure, sukatin nyo, lagyan nyo ng marking katulad nyan. Okay, huwag kalimutang mag-double lap. Then, inuulit ko, markingan nyo para sure po kayo na sakto yung sukat ng inyong ginawa. At huwag nyong hihilain ang ibabaw. Ang hihilain nyo po ay ang ilalim, yung body, para maiwasan po ang kulubot ng ating body. Okay, at ikakat po natin yan. Okay, at make sure nyo lang na pag naghiwa na po kayo dyan sa gilid, siguraduhin nyo na hindi po lalagpas yan doon sa pinakadulo ng tahi na inyong ginawa. Okay, yung lapad na natira na yan ay nasa 3 inches. So, ang gagawin natin dyan ay i-double fold natin para medyo makapal yung ating placket dahil wala po yung pilon dikit. Kaya sinadya ko po yan na 3 inches ang magiging tira niya para pag dinubol fold na natin yan ay hindi po siya manipis. Makapal din po ang ating bar sa ating placket dahil wala po yung pilon dikit. So, inuulit ko, kahit wala po tayong pilon dikit, ay pwede po tayong gumawa ng placket ng ating mga barong. Basta, gawin nyo lang na 3.5 inches yung lapad na ating gagawin sa ating mga bar. Okay, at
ang gagawin nyo dyan pag kayo nag-attach na ay huwag nyong hihilain yung ibabaw. Ang hihilain nyo po ay ang kanyang body sa ilalim para maiwasan po ang magkaroon ng pakiring yung ating body. Yan, lock lang po natin. Okay, sa kabila, ganun din yung ating gagawin. Yung tuldok na yan ay sinadya ko po yan para pag double fold, makita ko kung saan ako magtatahi. Saan ako magsisimula. So, need nyo po kung di nyo gaano makita yung pinakadulo ng ating tahi, tuldukan nyo po para sure na doon lang tayo, hindi tayo susobra. So, huwag kalimutang i-backstitch. Yan, katulad nung nauna, ay huwag nyong hihilain ang ibabaw. Ang hilain nyo po ay ang ilalim. Huwag naman po sobrang hila, yung katamtaman lang na hindi lang kukulubot yung ating body. Yan. Yan, ganyan po ang magiging labas niyan. So, yung ilalim ay ibisting muna natin yung ating nuts kanina. Bisting natin para hindi po yan lalabas pagka yan po ating nang inassemble. Yan, ibisting lang po natin yan. Kahit isang pasada, pwede na po yan. Yan, at i-cut natin yung sobra. Ganyan magiging labas niyan. So, ang gawin natin diyan ay yung dito sa ibabaw, yan, i-160 muna natin yan, padiretso. Pwede naman po yan na wala ng 160, nasa sa inyo po yan. Pero sa akin, mas maganda, nakita ko na mas maganda kung meron po siyang 160 sa kabilang side. So, disclaimer lang sa mga nanonood ay hindi po tayo nagmamarunong o hindi po tayo expert sa ganitong klase ng pananahi. Shinare ko lang po yung aking paraan kung paano po ako mag-assemble ng placket ng ating mga Apollo barong. Okay, ganyan lang po. Tapos yung ibabaw ay atin po yung ikakat. Yan. Okay. At ibibisting po natin yung ating placket para makita po natin yung kanyang forma. Kailangan nakabisting. Yan, ganito lang po magbisting ng ating mga placket. Kunting pasada sa ibabaw para madali lang tanggalin. Tapos sa gitna. Tapos banti pa. Yan. Okay. Para hindi lang po gumalaw yung ating placket. So, dyan na tayo mag-start ng pag-close ng ating placket. So, siguraduhin nyo na matatakpan yung pinakailalim niyan. Hindi po yan makikita. So, pagkatapos yan, yung ilalim niya ay babawasan po natin. So, ang sukat po niyan ay depende na po sa inyo. Pero mas maganda yung hindi ganong mahaba. Yan, siguro mga 3 inches lang yung ginawa ko dyan.
At yung ilalim ay ating babawasan para hindi yan masyado makapal. Yung pag nag-ano na tayo sa ilalim, pag nagtupi na tayo sa ilalim, hindi yan masyadong kakapal. Yun po yung purpose kung bakit po natin binawasan yung ating ilalim. Yan, merong placket na square lang, meron ding pa-triangle. So yung gagawin natin ay pa-triangle yung ating placket. Yan, hilain yung ilalim, huwag nyong hayaan na ano, kasi kukulubot po ang ilalim yan. So, yung ilalim, siguraduhin nyo na hindi siya makikita. Pasok nyo maigi. Yan. Okay, malapit na tayong matapos. So, yan na po yung ating placket. Linisan lang po natin. Okay, pagkatapos yan ay kayo nang bahala kung paplansahin nyo yan or a-assemble nyo muna ng buo bago nyo plansahin. So, maganda po yung ating placket. Wala pa pong ano yan, wala pa pong pilundikit. Pero okay na siya. Plancha lang yan guys ay magiging maganda na. Ayan, kita nyo. Ganyan po yung pinaka malapit na tingin dyan. Okay na po siya kahit na hindi pa po siya na-plancha. Lalo na po pag na-plancha nyo yan ay magiging okay na yan. Okay, at dyan po nagtatapos yung ating video. At muli po maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. God bless po sa inyo. Paalam po.